Ibinasura ng korte ang mosyon ng aktor TV host na si Vong Navarro na manatili siya sa detention facility ng National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay sa kasong rape na kinaharap nito. Una nang inihay ni Attorney Alma Mallonga, abogado ni Navarro, ang isang urgent motion upang mapanatili sa kustodiya ng NBI ang aktor. Pinanggit ni Navarro sa kanyang motion na haharapin niya ang mga kaso laban sa kanya, at ang kanyang pagsuko sa NBI ay bunsod ng lehitimong pangamba para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang buhay habang matindi pa ang galit sa pagitan nila at nang nag-aakusa na si Dennis Cornejo at mga kaibigan nito. Kasama sa kanyang pleading na ang may bahay niya ay nakatanggap pa ng text message sa hindi kilalang cellphone number na nagsabing, "Pasabi dyan sa asawa mong rapist Mr. Swabi, nag-aantay kami dito sa Taguig, pakibilisan." Iit ni Navarro na dapat seryosohin ang nasabing mensahe dahil si Cornejo at mga kaibigan nito ay nakulong sa Taguig jail kaugnay sa pambubugbog sa kanya at nakalaya lamang sa piyansa noong 2014. Posibleng nagkaroon ng koneksyon sa gang sa loob ng Taguig jail ang kampo ni Cornejo. Paliwanag naman ni Judge Lorelei Cruz datahan ng Taguig RTC Branch 69 sa pagbasura sa motion na bigong-bigyang katwiran ang pangangailangan ni Navarro para patuloy na mapiit sa NBI. Bigunin si Navarro na maglakip ng patunay sa sinasabing mensaheng SMS. Napatid na naghain din ng manifestation with urgent motion to transfer detention si Attorney Howard Calia, abogado ni Cornejo, para mailipat na sa Taguig jail si Navarro mula sa NBI facility. Napatid na hindi pa nakatatanggap ang NBI ng commitment order mula sa korte para sa tuluyang paglilipat kay Navarro sa Taguig City Jail.